Yo! What's up mga kaworks? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Lalo na mga OFWs natin. Lahat ng mga Pilipino saan man sulok sa mundo. Sana okay kayo dyan. Ngayon mga kaworks, yun, ang ingay ng talagang manok dito mga kaworks pag nandito ako sa kwarto. Ngayon magmumukbang naman tayo mga kaworks. Yun, brunch na to mga kaworks. Kasi alas 10 na umaga, tapos yun, kakaligo din natin. Yung kakainin natin ngayon mga kaborks, fried rice mga kaborks with hot dog and yun, sibuyas, onion spring, yun, may isda din tayo na paksiyo. Yun, may paksiyo na isda din, may fried chicken tayo mga kaborks. Yan, lalo na ang pinakapaborito ng mga tao. Yun. Gulay, palapit ko lang dito mga kaborks. Ayun, gulay na may sabaw. Yun. Tawag nito mga kaborks, Utan Bisaya. Utan Bisaya mga kaborks, kung sa mga Bisaya pa. Kaya dasal muna tayo mga kaborks. Lord, thank you these foods and thank you for this day. Thank you a lot. Thank you for having grace. Thank you. Yun, kain tayo mga kaborks. Unang subo. Andito ako sa kwarto ngayon mga kaborks kasi doon sa labas, so may kainan talaga, ang ingay doon, lalo na may ma-distract tayo daan ng daan. Sarap. Kagabi bago ako natulog mga kaborks, inisip ko kung ano imumukbang ko ngayon. Kaya naisip ko na mag fried rice ako. Tapos pag gising ko, pagtingin ko, magpa fried rice sana ako. May fried rice na. Parang nalaman ng mama ko na ano ang lulutuin ko ngayon. Pambihirang buhay. Sabaw mga kabar. Sarap. Kalabasa. Sarap. Sarap talaga. Talaga pag kumakain ka mga kaborks, pag may sabaw. Lalo na yung gulay. Fried chicken mga kaborks. Sarap. 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 Alam niyo mga kaburks, may share lang ako sa inyo tungkol sa Facebook ko. May nagtatanong sa akin na yung kasama ko, nagmi-message sa akin, yung kasama ko sa New Zealand, bakit daw ako lo, sino ba yung tao na inishare ko sa Facebook, yung nagla-live? Sabi ko, buddy, mayor yan namin, mayor yan sa Lapu-Lapu City. Sabi niya, ang lupit daw ng mayor dito. Grabe. Talaga. Kaya nga, sinisihik ko yung ano, yung live ni Mayor Junard Ahong Chan, kasi di bihira yung ginagawa niya. Grabe talaga. Umaksyon talaga. Pupuntahan ka talaga. Pag may kailangan ka, yung
yung last niya pumunta doon sa ano sa Ulango Island. Alam niyo mga kaburgs, yung Ulango Island, yung Lapu-Lapu City, yung Ulango Island. Sakop pa yan sa ano. Bilong pa rin sa Lapu-Lapu City 'yon. Pero island 'yon. Biyahe ng pambot mga kalahating oras o mahigit o hindi aabot. Yun, lagi yung pupunta si ano, si Mayor Junard Ahong Chan doon. Last na, ano siya, pinuputahan niya nung yung cemetery doon. Then, nagmimigay din siya ng mga wheelchair. Active talaga yun. Kaya, saludong-saludo ako sa kanya. Nung isang araw, yung mga fraternity brotherhood, yun, nagbayanihan, nagtulong-tulong para magawa yung kalsada dun sa Pahak, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Nung isang linggo, rumisponde din yun sa hold upper sa likod ng City Hall. Grabe talaga ang mayor namin. Kung ibang mayor pa yun, yun sa bahay lang yun. Grabe talaga si Mayor Junard Ahong Chan. Yung mga kalsada dito sa amin na mga sulok-sulok, pinagawaan niya ng mga drainage para hindi babaha. Grabe. Hindi na sayang yung ano, yung pagtitiwala sa mga tao, sa mga Lapu-Lapuhanon. Alam niyo mga kabers, yun si Mayor Junard Ahong Chan, sa ano ko lang ha, bihira yun mag-isti sa kanyang opisina siguro. Laging nasa outdoor yun. Laging umaksyon. Pag may mga panawagan yung mga tao, doon sa Marigondon, Ilaya, pumunta din yun si Mayor. Kasi yung tungkol sa right of way doon sa Marigondon, Hawayan, yung right of way, tinayuan ng bahay, pinuntahan din yun. Doon sa may, saan ba yun, sa Punta Enganyo, yung sabi wala nang madaanan yung ano, yung mga mananagat, pinuntahan din yun, inaksyonan niya. Basta lahat ng ano, yung parang hindi magpapahinga yan. Alam ko, puyat na puyat din yun, pero tungkulin niya na isukli sa mamayan yung pagtitiwala. Kaya ginagawa niya, ginagapan na niya bilang isang matinong leader. Yun si Mayor Ahong Junard Chan. Yung alam niyo mga kabar, hindi lang yun sa mag-a-aksyon, magre-responde. Yun, tumulong kung ano pa man yung mga mabutihing gawain bilang isang leader mga kabers. Alam nyo si Mayor Ahong Chan, marunong din yan magsayaw. May parang TikTok yan, parang yung stock on you. Yun, ang galing talaga. Yun, nakakatuwa pagmasdan yung leader nyo, na yung ginagawa niya, yung pagsayaw-sayaw doon sa opisina, pang iwas stress yun.
parang hindi napapagod. Alam niyo mga nung araw ng lockdown, yung may positive, kukunin ka sa bahay mo, sasama din yun. Hindi yun pwede na hindi siya, wala siyang alam na anong nangyari, anong ganyan. Dapat alam niya ang mga detalye, alam niya nung ano talaga. Kasi responsibilidad niya tayo. Yan ang tamang mayor. Yan ang pinaka-dabis na mayor ever. Alam niyo mga kabros, puri na puri ako. Puring-puri ako kay Mayor Ahong Chan. Alam niyo, hindi ako nakaboto sa kanya nung eleksyon. Kasi wala din ako dito eh. Doon ako sa Japan dati. Kaya ngayon, sinubaybayan ko talaga yung ano, yung mga live niya mga kabar. Yun, ang ganda. Nakaka-proud talaga pag ang leader niyo ganyan. Nakaka-inspire. Grabe. Alam ko, maraming nag-a-idol sa kanya. Kaya kung mag kita kami mga kabers ni Mayor Ahong Chan, iwan ko anong gagawin ko. Yun, baka ma-speechless ako. Sa ipaalam ko lang sa inyo mga kabro, sa sunod na content ko, baka yun, abangan nyo na lang yung content ko. Sisipagin ko, tsatsagaan ko mga kabro na maganda na i-content ko. Hindi ko lang sasabihin ngayon, baka maunahan ako mga kabro. Yun, alam ko na gusto nyo na makakontent ako na maganda. Kaya abangan nyo next week mga kaborks. Ahong Chan, you're the best mayor ever. Junard Ahong Chan, saludo ako sa iyo. Kaya andito na hanggang dito na lang mga kaborks yung video ko, kasi baka ma-full stories naman yung cellphone ko. Sa susunod na naman, abangan nyo next week yung magandang content ko. Mabuhay tayo.